So more than 30 years po yan. Prof. Wala si ano, Prof. Eh, naghang si Prof. Sige, subukan natin i-reset yung Zoom ni Professor Danny Araw. Record na ito, tingnan yung to monitor the compliance. Sorry po. Yeah, naghang po kayo. Wala ka, wala for a while. Okay. Yeah. Yan na, okay pasensya na, Prof. Okay na. Okay, pasensya na po sa technology yung sa technological na limitation dito. Anyway, Prof, siguro lang ano para makausad lang tayo sa isyung ito at matanong din namin yung pananaw niyo tungkol po doon sa pagpasok po ng bagong administrasyon sa Amerika. Siguro sa akin lang panghuling tanong na lang patungkol dito sa issue ng UP DND Accord. Siyempre, naging sikat po yung tweet po ninyo nung isang araw, ha? Na yung habon. Maybe na to kay Secretary Roque? well, hindi lang naman. Lahat ng mga taga-UP na kasalukuyang nakaupo ngayon sa Administrasyon Duterte, ang hamon po ninyo sa inyong tweet, babasahin ko lang, ha? Challenge, UP faculty and alumni who are Duterte's top-level officials should denounce Lorenzana's letter terminating the 1989 Accord. This disregards everything that UP stands for. Should they remain silent? A six-word question. Where is your honor and excellence? Meron pong pumalag. Alam po natin, napanood na rin po natin na sikat na sikat po ngayon sa social media. Nagpanting po yung tenga po niya. Si Attorney Harry Roque po ito. Nakasama nyo rin po siya sa UP. Sabi niya, bakit ko kailangan sagutin yan? That's an unfair question. Porkit ba hindi ko sinagot ito? Kailangan ko bang sagutin yung hamon na yun? I am not obliged. Ganun eh, di ba? So ano po ang reaction nyo doon, Prof? Wala namang pong kwersahan kung gustong sagutin o hindi. Just for the record, dati naman po kaming magkaibigan at nagkasama na rin kami sa ilang mga kampanya, lalo na sa mga press freedom issue at sa Ampatuan Massacre commemoration. Madalas kaming nagkakausap po niyan. Siyempre, dumarating yung pagkakataon na nagkakaroon ng pagkakaiba ng sa loobin. Ang advice ko lang sa dati kong kaibigan, siguro huwag pagbuntunan ng sisi yung isang news anchor. Although she should be commended for standing her ground, huwag na nating pansinin yung hair flip. Dahil lalaki naman ako at di ko rin masyadong naintindihan yon. Buti pinaliwanag ng asawa ko kung ano yung kahulugan. Yung hair flip. Okay. Apo. Pero ano't ano pa man, bukas naman yung daya. Ayan, kung sinabi niya na yung kanyang good office ay pwedeng maging venue at pwedeng maging mekanismo para sa dialogo ng UP at ng DND, edi sige, gawin din yan. Pero sana, kalma lang po. Huwag nang mapikon sana. Paring dahil.